Mga kabundukan, mga sangkay ng Pilipinas, kusa na pong nasusunog. So ano kaya itong masamang nangyayari ngayon sa Pilipinas? Hello, what's up mga sangkay? So medyo nakaka-alarma lamang po itong balita ngayon na itong ganitong klaseng situation nagaganap lamang po bandang West countries. Yung mga area galing po sa Europe, nangyayari po yung pagkasunog ng kusa sa mga forest. Nagaganap din po ito doon sa Amerika. Yung kusa pong nasusunog ng mga kagubatan. Ngayon, nangyayari na rin po sa Pilipinas. So ano ba ito? Lumalala ba ang epekto nitong global warming at ang Pilipinas mga sangkay ay naaapektuhan po ng gusto? Well, tingnan po natin ang balitang ito. But bago tayo magsimula, no, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang ating Facebook page. Ito na, tingnan po natin itong balita kasi nakaka-alarma, no, na ito po ay nagaganap ngayon. Sabi po dito, BFP, hirap apulahin ang sunog sa mga bulubundukin. Pahirapan ang pag-apula sa mga sumiklab na sunog sa mga bundok ng Cordillera. Cordillera pa, mga sangkay. Mula Enero, mahigit 60 forest fire na ang naitala ng Bureau of Fire Protection sa lugar. 60, tandaan nyo ha. 60 na po na mga sunog ang nagaganap sa mga forest natin dito sa Pilipinas. At dyan pa lamang po sa lugar na yan, mga sangkay. How much more yung iba pang mga lugar dito sa ating bansa? So dito, ito po yung patunay, mga sangkay, na malaki na po ang nagiging epekto nitong global warming na maging ang Pilipinas ay hindi po nakakaligtas. At live mula Baguio City, nagpapatrol Rafael Bosano Rafi. Ano bang mga nagiging hamon ng BFP sa pag-apula sa apoy? Nako. Zen, dahil nga yung apoy ay nasa bulubunduking bahagi ng Cordillera, ay talagang hindi naaabot ng mga fire trucks ng PFP yung mismong site ng sunog. Kaya hirap po talaga niyan, mga sangkay. Eh, buti sana kung kagaya po tayo ng US, kahit nga po sila, yung Amerika at iba pang mga bansa sa Europe, hirap na hirap din po sila. High-tech na po yan. Kompleto po sila ng equipment. May mga helicopter pa, mga sangkay, na nag-aapula ng apoy. Hirap na hirap pa rin. Mga sunog po ito sa kabundukan na nangyayari ngayon. Eh, ang kanilang ginagawa ay mano-manong naglalakad at nagdadala ng tubig para maapula ang apoy. Ayon nga sa BFP, ay hindi naman talaga bago, no, yung mga ganitong forest fire sa Cordillera. Katunayan, sa mga ganitong panahon nga siya madalas nangyayari. Sa ibang bansa, mga sangkay, mabilis lang po yan. Kaya nga lang, hirap na hirap pa rin po talaga. Ngayon, ang nakakaano lang, mga sangkay, nakaka-alarma lang. Hindi po ito yung tipong normal. Kasi, isipin nyo ha, nasa 60, di umano na mga sunog na ang nagaganap. Sa mga forest, kusa po siyang nasusunog. So, ano ba talaga ang nangyayari ngayon? Again, meron pong climate change. Itong global warming ngayon, mga sangkay, na pilit po na winawasak ang ating mundo. Kamakailan lamang, mga sangkay, na pag-usapan po natin itong patuloy na pag-init ng panahon, na yung mga yelo, yung mga glaciers, natutunaw na po ng uso. Mabilis po yung pagkatunaw. Yan, Pilipinas po yan, mga sangkay, nakakaranas na ito. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, target din ngayon ng heli bucket operation ang Mount Kabuyaw sa Tuba. Ayan na naman. Iba na naman po yan, mga sangkay. Ano? Mga sangkay, Abra, 6. Sa Baguio City, 6. Mount Province, nasa 22. Benguet, nasa 32. Na mga forest, nasunog po ito. Tingin nyo, normal pa ito, mga sangkay, itong nagaganap ngayon sa ating mundo? Diba? Alam nyo, pag pinag-usapan po natin ang Bible, meron pong ano yan.
meron pong sinasabi ang Biblia that in the last days, magaganap po yung mga ganitong klaseng event. Okay? Yung mga natural disasters, na natural disaster po siya, pero hindi po normal sa ating mga mata. Grabe itong nangyayari ngayon sa ating mundo. Itong pinapakita natin ay dito lamang po sa Pilipinas. Hindi pa po yan yung ibang bansa. How much more sa ibang mga bansa? Mas malala po dun. Hindi pa naman kailangan ang pwersahang pagpapalikas sa mga residente. Gayunpaman, inaabisuhan din sila na maging alerto, lalo't inaasahang patuloy pang makakatala ng forest fire sa mga darating na araw o linggo. Grabe, dahil po yan sa sobrang init ang panahon eh. Isa sa mga nakikitang dahilan, ang pag-iral ng matinding El Nino. Ayun, yan ang sinasabi po natin. We are anticipating po yung ill effect po nitong El Nino natin, sir. Tapos mayroon pang global warming. Ay, naku po. Damdam na po talaga yung mainit na panahon. Yung mga grasses po natin, natutuyo po sila. Through yung mga leaves, mga trees po natin, natutuyo din po siya. And most likely susceptible po sila sa konting ignition lang, pwedeng umupoy po kaagad. Grabe, no? Kusa na po siya. Ganyan po ang nangyayari sa mga forest natin. Kaya itong mga nagaganap na mga sunog sa mga kabundukan natin, sa mga kagubatan, the more na nasusunog po yung kagubatan, the more na iinit po yung panahon. Isa nga po sa nanganganib yung Amazon rainforest. Isipin nyo, Amazon rainforest, nanganganib dahil nga po sa mga naitatalang mga sunog doon. Paliwanag ni Bravo, taon-taon naman, nangyayari talaga ang mga forest fire sa Cordillera. Isang tinuturong sanhi ang mga clearing operation at ibang human activities gaya ng pagkakaingin. So, ayan mga sangkay, no? Ito ay ano? Actually, emergency call ito sa lahat ng mga leaders. Urgent. Sa Pilipinas po, hindi po tayo ligtas sa climate change, global warming, El Nino. Sabi po ng mga eksperto, this year magiging isa sa pinakamainit. Tingnan nyo to, may El Nino na, may global warming pa. Ano ang nangyayari sa ating mundo, mga sangkay? Pag binasa po natin ang Bible, makikita, mababasa po talaga natin na itong mga natural disasters ay magaganap in the last days. And if you are Jesus believer, taniniwala ka sa Biblia, hindi mo na kinakailangan magtanong kung anong nangyayari sa ating mundo. Kusang maiintindihan mo kaagad bakit ito nagaganap ngayon sa ating planeta. Because it is written in the Bible that in the last days, perilous time will come. At kagaya po nito mga delikadong events, magaganap. Sa mga hindi pa rin naiiniwala sa Bible, naku. Ayan na po. Well, ano pong inyong opinion mga sangkay sa mga nangyayari dito sa ating bansa? Kusang nasusunog po yung mga kagubatan natin? Oh my goodness. Just comment down below. And now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Okay? Hanapin nyo po yan sa YouTube. Maganda yung topic natin dito. Click the subscribe, click the bell, and click all. So, ingat po ang lahat mga sangkay. Lagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless.